ang laki nung kinakain. And ito yung level 6, which is yung Olin's. Ang Honda oil, as far as I know, is red. Red dapat yan. Ayan, dark brown. And dark brown. In this case, medyo seasoned na talaga yung basta. Kerosene para lumines. At yun na nga, mga tripper, no? Nandito naman tayo sa edsang to. Na bad trip lang ako, guys, no? Kasi pinaikot pa ako ng Cavite na itong hayop na Waze na to. Pinatay ko na si Waze kasi ano eh. Doon na ako mag-Waze ulit sa QC na. Yun nga pala, no? Pupunta tayo sa AV Moto ngayon para ipatune itong ating front shock. Napabulag lang ako ngayon, pero dapat kasi doon na ako magbablog, guys. Kaso napabulag ako ngayon sa sobrang bad trip. Dito rin naman pala ako dadalhin. Dapat hindi na ako nag-waste. Dapat doon na ako nagsimula mag-waste sa Quezon City. Kasi ang daan ko dapat talaga is yung sa Alabang. Yun, is service road yun. Pag ganoon, dire-diretso hanggang dito. Puchang gala, yung si Waze. Pinapunta pa ako ng... Pinaikot pa ako ng Cavite, bulak stick na yan, a bad trip. And anyways, siyaan na natin yon. Nandito na rin naman na tayo, late na nga ako lang konti, no? Pasensya na po, Sir Don. Si Sir Don yung may-ari yata ng AV Moto. Actually, nakita ko lang to kay Sir Mel. Yan, kung nanonood kayo kay Sir Mel, nakita ko lang to. Tingin ko, guys, may tanong kayo, no? Kung bakit dumayo pa ako ng pagkalayo-layo para lang dito. Well, in fact, na pwede naman akong magpalit ng fork oil o yung sa front suspension oil sa kasa, malapit lang sa amin, di ba? Meron naman nga naman talagang ganun sa amin, di ba? Pwede naman. Pero kasi yung napanood ko kasi to kay Sir Mel, yung dito sa AV Moto is ano eh, iba eh. Kumbaga parang may touch of you. Yung ganon. May touch of... si Yorme, yung nasa jug. What's up, Yorme? So, ayun, balik tayo. Alam mo yon yung... meron siyang... kasi, kumbaga parang ginagawa nila yung... kumbaga kasi, ang hirap i-explain eh. Kumbaga ganito na lang. Parang ginawa yon para sa'yo. Kasi diba ito, yung stock na ito, syempre, para sa motor yan. Pero yung gagawin ngayon ng AV Moto para sa atin is para sa riding style natin, kung paano tayo mag-ride, ganyan. So actually, hindi ko pa rin talaga alam kung paano ang mangyayari. Balik, itatanong ko nga kay Sir Don talaga kung ano pa talaga, kung paano bang gagawin, diba? So, makikita na lang natin yan, guys, mamaya, no? So, hindi ko na ito papatagalin itong intro, guys. Doon na tayo magkita-kita sa AV Moto, alright? Ciao! Many hours later. Woo! So, wakas, nakarating din. After 79 kilometers, fucking shit. Grabe. Sira na nga yata ulo ko talaga. Nagpitinginan sila, kapatiyang sila. Sino kaya yung putangin ng run? And ayan na, guys, so 90 meters. Oo nga, no? Talagang lubak-lubak nga talaga dito. Asan na ba yun? Ayun! AV Moto. Eto na, guys. Mukhang walang tao. Sakto. Wala nagpapagawa, tayo na agad. Sir. Ay, hello po. Wala naman po. Pero ano po, Ben? Paano, yun nga po gusto kong malaman kung paano, anong gagawin. Kumbaga. Ano yan kasi, sir? Ang trabaho ng fork oil, i-delay yung bagsak ng motor. Yung balik. Kapag ang fork oil mo medyo malabnaw, mas pang off-road. Okay. Sobra lapot. Pang performance yun, high speed, burnering. Pero pwede rin po ba yun, i-depende sa kung paano yung mga lagi kong ginagawa, ganun, parang ganun. Okay. Kumbaga, hindi naman siya specific doon. Kumbaga, at least yung general use na
especially sa lifestyle tsaka terrain. Okay. Kasi minsan, off-road ka, minsan. Oo nga boy, minsan pag nag-long ride sa bundok, gano'n. Pag ma-relax ka, hindi pwedeng masyadong malambot. Malambot, baka preno mo, dive na, wala ka nang magawa. Pag dream mo, baka biglang wala. Yung feeling mo ng stability, apektado. Kung sobra namang tigas or bagal, pag umoff-road ka eh, parang rumarampa yung harapan mo kasi ayaw naman yung umabsorb. Mabilis. Basta yun lang, basta nagkakaroon ng performance, lumalayo sa comfort. Pag nagiging comfortable, nawawala naman ng performance or stability sa speed tsaka core niya. May ano yan eh, trade-off yun eh. Hindi katulad sa, kaya na-invento yung may off-road bike, kaya may sports bike, kaya may adventure bike meron. Pero, pinutin mo lang, nagbabago yun. Ano, eh, track, yung parang, ayun yung traction control ba yun? Ganun. Ah, okay. Halimbawa, yung may adventure bike ako, nakita mo, may off-road ka, pinutin mo, enduro. Ngayon, naka-off-road. Galing. Engine power. Umulan, pinutin mo, rain. Ibig sabihin, lahat ng safety features, i-enable niya. Eh, kaya lang, dun sa ibang motor, even yung mga sports bike, for example, wala namang ganun eh. Kumbaga, kung ano yung mga pinipihit, di ba? Kung yung oil sa laman, hindi nagbabago. So, ibig sabihin, wala talagang specific bike na shoot dun sa lahat ng needs. Pang lahat, ah, okay. Kumbaga, may mga trade-off compromise. So, dito sa'yo, pansin mo, nakapaakyat pa yung kalsada. Tulok ko lang siya ng medyo minimum effort, little effort as possible. And yung laro niya is mga more than an inch na agad. Diba? Which is hindi okay kung nag-cornering ka. Ngayon, tumatakbo ko ng let's say 100, heavy brake. Ah, ang lalim agad. Tingin ko 3 inches agad yung kinain niya sa suspension travel. So, ibig sabihin, sub-sub na yung motor. Babagal ako ng gusto, re-recover, saka ko lang siya ma-i-return. Kumbaga, ito kasi is more of para sa akin, city use eh. Ah, city. Kung travel na to. So, depende kung ano yung target mo talaga. Kung masaya ka na dito, gusto mo siyang i-enhance, may package para doon. Ah, okay. So, ayun nga po, di ba may level 1 to 6 yung ano? Kaya ano, hindi porket CB150R eh, ito lang yung ginagawa namin. Maraming iba't ibang packages. Meron ding, sa ibang motor dito, wala akong available na spring eh. Kung ang rider, for example, kasing payat ko, ito mo, pag upo ko, maliit lang yung nilulubog. Eh, what if 100 plus ako? Siyempre, yung play, ubos na agad yun. Patry lang mo na. Sige po. Para mag-gauge ko kung at least mahanap natin yung setting na gusto mo tayo. Sige. Yung 40W, compare natin dito, possibly, 4 seconds, nandito na to. Itong is after 4 seconds, nandito pa lang. 1/4 pa lang yung na-travel niya. Kasi by number, mas malapot siya by 4 times. Parang ganun. So, kung yun ang ilalagay natin dyan, yung dive niya na ganun, malaking kabawasan. Ang problema naman, baka naman yung comfort mo makompromise. Kapag mas malapot, ganun. Oo, sobrang sad. Nawawala yung comfortability ng... Oo, kaya para sa akin, yung enhancement natin, at least mga 200% mas mabagal. Nandun lang siya sa gitna eh. Parang hindi siya stop, in-enhance mo siya, hindi rin siya sobrang lapot na sobrang layo na niya sa stop. So, gitna. Gitna. Parang average use kasi. Kaya yun yung purpose ng leveling ko para at least nagkakaroon ka ng differentiation kung saan mo gustong direction pumunta eh. Gusto mo ba dun sa takbong Magdanakaw? Oh. O takbong subdivision? Or gitna lang? So off-road ka, may capable siya. So kung mag-performance compared sa stock, malayo na rin. So, okay. So pero paano po pala yan? Kasi parang kasi di ba meron din sa suspension po na sa likod. Paano po ang problema kasi kung stock yan, non-serviceable ang yun nga po, hindi siya ano. So unless magpalit ka ng performance shock, mamimiss mo yung hinahanap mo. Pero mostly naman ang shock sa likod, that's talaga, syempre budget yung budget ang... Pero ibabase nyo rin po yung sa likod tsaka pag sa harap. Paano kayo mangyayari? Maganda o, parang hindi sila masyadong nag-iiwanan. Okay. Itong plane nito, for me, ito yung feeling ng level 2 or level 3. Based sa laro niya. Tignan mo, ito, maliit yung laro na medyo may kabagalan, medyo stiff yung spring.
maganda to, lalo na pag solo. Mm-hmm. I'm sure mas maganda to pag mag-isa ka. Ayun nga, pag mag-isa ka, mahirap kasi ang bigat sa likod, inuubos na niya yung play eh, di ba? Mm-hmm. So dito naman, contrary. Ito sobrang... Minimal push, ang laki ng kinakain. Tapos eh, minimum effort eh, ang lalim agad na mabilis. Grabe, ang layo yung ano na play. Diba? Parang masyadong off-road ito, parang city and touring, okay siya. So, dito nga, level 2 or level 3? Level 3, sige. Pag mag-level 4 and 5, mapag-iiwanan yung ano eh. Mm, mapag-iiwanan tong likod. Sige po, level 3. Ay, tanong ko rin po sa price. Pag depende rin po ba sa displacement ng ano? Hindi eh, nakadepende kasi siya dun sa laki na tsaka haba. Ah, okay. Wala sa displacement, nasa... Kasi yung size fork nito, hindi na siya considered small. Hmm. Hindi rin siya considered large. Nasa medium siya, parang mid-size bike. Hmm. So, ang kalibel nito, yung mga X-Max, Rouser. Okay. Pare-pare. Yung dami, tsaka yung haba, tsaka yung taba. No? Okay. Yung tapos po yung space dun sa... Yung sa package po, paanong mga gagawin po ba sa package? Eh, yun lang. In general, change oil lang talaga change yung gagawin natin sa kanya. Tapos kasama na rin po ba yung parang may nakita rin po yung pag-waterproof ng mga ano? Oo, yun. Kumbaga, kasama siya. Okay. So, nakita tayong issue, na-resolve natin. Okay. Tapos yung mga posibleng maging problema after gawin yan, eh, uunahan na lang. Okay. Sige po. So, ayun nga guys. Kung narinig nyo kanina yung sinabi ko na level 1 to 6, is ang pagkakaiba lang is yung viscosity or yung viscosity ng bawat oil. So kapag ka level 1, parang stock refresh lang. 10W lang 'yun. Tapos pag level 2 is yung 15W. Ito yung level 3, 20W. And level 4 and I think ito yung level 5. Wala nakalagay pero 40W to. And ito yung level 6 which is yung Olin's. Ayan. Guys, natanggal na yung isang fork. Bukati lang natin yung ano. First time itong maibaba, no? Oo. Makikita na natin guys yung 30,000 kilometers na tinakbo niya. Ano, dumudumi rin po ba yan, di ba? Oo, nasusunog ito. Actually, may sunog na sunog na yung oil. Kasi... itong shiny na tubo tsaka itong black, may friction yan sa loob. Sa may mga oil channels or butas sa loob, dun pinupwersa nitong tubo na to yung ano, yung oil. For example, in this position, fully extended, may oil lang, nakaangat siya. Pag piniga ako, yung oil nauubos dito sa baba, umaakyat. So kung gano'ng kabilis mangyari yung event na yun, ganun siya kabilis bababa or gaganyan. Mag-shake. Okay. So, with that, my suggestion na 20W, this is 10. So, yung rate na yan, eh, makakat in half. So, yung dive na agad na ganun, possibly, mamaya, approximately, half the time na. Mm-hmm. Kaya yung shake mo, eh, hopefully, reduce na rin siya by 2 times. So, yan, ang oil, ang Honda oil, as far as I know, is red. So, red dapat yan. Ayun, dark brown. Ayun, dark brown. Ang konti lang pala yung laman ng fork oil mo. Siya yung spring niya, magkakahiwalay dito tapos dikit-dikit na dito. Tawag dyan, progressive. Okay. Sabihin, may soft part, may hard part, or sometimes dual rate. Progressive. Ibig sabihin, nag-start siya na malambot habang nako-compress, tumitigas. Maganda siya for off-road kasi very absorbing yun. Diba? Contrary to this, meron namang tawag linear. Wala nang dikit-dikit, walang layo-layo all throughout. Ah, magkakaparehas. Linear lang tawag doon. Yun naman ang preferred for most high speed or cornering. Kasi kung ano yung input mo sa spring, yun yung reaction. Kanyari, light brake. Light lang yung lubog. So, nababasa mo yung gagawin ng flag. Okay. Or nauutusan mo siya. Pero pang all-around din po yun. Kanyari, pwede mong gumiting ano? Depende sa riding style mo. May mga tao na hindi gusto yung ganung feel. Gusto nila malaro. Yung mga tao naman na ayaw yung gumagalaw masyado. So, depende. Kaya, depende talaga sa rider. Yung purpose ng tuning. Parang, pupunta ka ng isang date, papatahi ka ng custom tuxedo. So, fit yun sa'yo lang. Sa'yo talaga. Haba. Suspension travel nito.
112. Suspension travel po. Oh. Ano yun yung sagad po yan ng ano? Dito sa point na to, itong tubo na to, yung paa niya nandito na eh. Ah, okay. As paano niyo po sinukat yung parang yung mark kung saan siya laging kung saan siya? Hanggang saan siya umabot. Ah, okay. So ganyan. Sa suspension tuning, importante yung mga details na yan. Mm. Kasi kung wala kang knowledge kung ano yung capability nito or capability niya, paano mo siya gagawin? Mm. 'Di ba? Pwede ko siyang salinan lang ng basta any oil. 'Di ba? Without regard sa viscosity. Kung paano okay yan. Or malay ko ba kung ilan lalaroin mo ito, depende sa oil ng lalaroin mo. So, mga important elements yan. So yun guys, hindi basta-basta nagpapalit dito. Talagang i-tune yung suspension nyo based sa kagustuhan nyo. So meron din ditong tools para tanggalin yung dust seal po ba tawag yan? Yes. Dust seal. Hindi magagasgas. Yep. So in this case, medyo seasoned na talaga yung dust cover. Possibly, ito yung reason dun sa ganyan kulay. Medyo parang may halong... Rust contaminated. Even dito sa loob. Ay, grabe na pala. Ito ang primary reason kung ba't nagtatagas ang fork oil. Yung dumi na hindi na naman filter. Pero in this case, ang nakikita ko, pinasok siya ng tubig. Nag-corrode yung metal components dun sa oil seal or dun sa lock ring. Kaya siya nagkaganyan. Yung oil seal mo medyo namagana yun. So, I'm sure may deformation na yun. So, paano po pag may ganyan na? Ideally, maganda. Mapalitan natin mapalitan ang na. Oil seal. Tingnan natin kung compatible sige. Yung oil seal ko na available dyan and lock rings. Sukatin natin kung papasok siya. Sana ka compatible. Ayun po ay nililinisan yung loob. Ano lang siya? Kerosene lang. Ah, okay. Para kahit papano yung old oil na dissolved niya. Saka yung dumi, majority lumabas. Although na-drain na natin siya kanina. Additional draining na lang. Tatawag natin siya for a few minutes. Para mas lumabas pa yung ibang dumi. So guys, nililinisan lahat ng mga parts. Kerosene para luminis. So ayun guys, bali kasi nga di tayo magpapalit ng bago. So ayun yung ilalagay muna para ma-prevent yung mga ano, meron pa doon iba. So ayun guys, ito na nasa paglagay na tayo ng fork oil, bagong-bago, dilaw na dilaw. So yung lumabas, di ba, 175. Sukatin din natin na 175 din siya pagbaba. So yun guys, meron din tayong X-Max na dumating. Yun o. Pangis. So yung ginagawa namin, bukod dun sa oil volume, ideally oil depth yung measurement. Ang gano'ng kalalim? Gano'ng kalalim. Yun yung most effective way eh. Siyempre, ang container may residue, di ba? Pero sa oil level, na-ensure mo na pantay left and right. Okay. Di ba? So, yun yung gagawin ko sa kanya. Sige po kuya. Sige po, isa pa po. Sinabi ko sa'yo na ang stock, i-simulate ko na kanina. Pagtaas, gaganyan pa siya ng mga dalawa or tatlo. Sa stock up. Ang oil viscosity is 10. So dito, level 3 namin, i-minuto. Level 3 plus level 9 eh, no? For oil viscosity. Ito guys, level 3 to. In reference sa road setting ng DM ko. Ito yung laro. Back. Isang talbog na lang. Pag bang, back. Isang talbog na lang. Ano kaibahan pag fork oil naman ang olive? Ano kaibahan sa mga... Viscosity sir ng olives plus olives quality of course.
Kapag ka kasi stuck, guys, parang may bounce pa siyang marami, no? Mga 2 or 3 more. Mga ganun pa. Pero ito, tak, isa na lang. Down, up, baba, pa, yeah, ganun na lang. And then yung pace, yung speed niya, alam mo yung tula ko kanina. Mm. Tingnan mo ngayon. Oh, yan. Nakita mo na... Hindi na sumasagad mas ng... Mas namigit. Medium, medyo, tsaka lang siya lumalit. Unlike nung before, yung tula ko na ito... Konti pa lang, sumasagad na. Bawa na siya kanina. Okay, guys. So, tayo naman ang magte-testing, no? Teka lang, ha? Testingin muna natin, Phil. Shit! Shit! Okay, okay. Like iba na. Ramdam ko na, guys. Hop. Hop, pinipreno-preno ako, guys, oh. No? Binibigla ako. Hop. Shit, pero ramdam ko na yung pagkakaiba, guys. Oh my God. Oh my God. Satisfied, satisfied. Teka lang, mag-gear lang tayo. Ito naman, pababa, testing natin. Hop. Ramdam ko, guys, napipigilan niya na ako. Kanina, yung papunta ako dito, pag napreno ako ng ganun, pak, ramdam ko yung lagutok eh, minsan eh, pak. Pero ito, pak, ha, oh. Testingin naman natin ang medyo may speed. Pwede, whoop! Uphill yun, guys. Testingin naman natin ang downhill. Okay. Okay. Nice! Nice! Ayan. Oh, di ba ito, guys? Puro humps. Testingin na natin dito. Whoop, whoop. Shit, I'm so happy, guys. Solid, guys. Tinetesting natin ngayon sa ano lang, 'di ba? Sa mabagal lang. Pero sabi sa akin ni Sir Don is mag-iiba pa 'to kapag ka medyo may bilis tayo. Kumbaga, kasi kapag ka mas mabilis ka daw, mas babagal pa yung pressure na binibigay dun sa shock. So halimbawa ito, subukan natin ngayon. See that? Shit! Oh my God! Woo! Ready na sa bataan! You know? Mas matagal siya mag-compress kapag ka meron kang bilis. Kumbaga galing kang bilis. Eh no? Susubukan natin ng low ano lang. Teka lang, paunahin muna natin ito. Susubukan natin ng low lang yung pagdiin natin. From low, medium, tapos hard pressure. Okay? Lagyan natin muna ng konting speed. Okay, pwede na siguro ito at 50. Nice. Low lang yon, guys. Low lang yon. 50. Nice. Okay? And ito, medium na brake. Oh, nice! Mas umaro siya, mas bumibilis ka, mas bumabagal yung compression niya. Oh? See? And, teka lang, naubusan na tayo ng daan. So ngayon, tatry naman natin ng hard. Hard natin yung front brake. Ito, pwede na to. Shit! Kita niyo yun? Ang bagal mag... bumaba nung ano, harapan natin. Teka lang ha, isa pa. Holy shit! Woo! So! Uy, grabe. Walang tinginan ha. Pero wala tayong magagawa. Minsan kailangan tayong mag-adjust, di ba? And anyways, ang kinaganda pala na ito, guys, is merong 3 months warranty dito sa service nila. So, if anything may mangyari, hopefully wala naman talagang mangyari, sana talagang wala, is merong warranty na 3 months, no? So,
sabihin nyo lang kay sir doon. Siguro wala naman na akong kulang na mga nasabi. Siguro lahat naman may sana. Hopefully ma-enjoy nyo itong suspension upgrades natin. O yung pag-tune ng suspension. And bago natin tapusin yung vlog is gusto ko lang magpasalamat syempre AV Moto. Sobrang solid. Sobrang ano ako, satisfied talaga ako sa nangyari. After 10,000 kilometers, try naman natin siguro mag ano tayo, level 4 or level 5. Tingnan natin. Bahala na, no? Pero sa susunod, syempre kailangan natin palitan yung dust seal tsaka yung oil seal. Happy New Year! Ito pala ang first. Ay, napiyok pa eh. Ito pala ang first nating vlog for this year, di ba? So, yan. Bali, paghahanda pala to guys sa ating Bataan Ride. And, sa mga nanonood until now, gusto ko lang sabihin sa inyo na magkakaroon na tayo ng mahiwagang sticker! Malapit na malapit na guys, and marami akong balak for this 2020, and sana makita ko kayo at makaride ko kayo guys. Sana, okay, hopefully, wait lang natin. Mabubuo rin yung mga plano natin yan, okay? So maraming salamat mga tripper, and ciao!